Welcome dito sa Tagalog Guitar Lesson. Ako si Andre. At ngayon, ang tuturo ko sa inyo ay paano mag-play ng mga chord shapes base sa cage system or yung method na tinatawag na nila na C-A-G-E-D. Ayan. Para mas mabilis yung masundan yung cage system na ituturo ko, pinakamaganda, panoorin nyo muna yung first lesson ko about sa how to play open chords at bar chords. Kasi yung ginagawa ko kasi pagtuturo, yung step by step, magsisimula dito sa pinaka basic, magiging sa medyo basic, tapos parang medium, low, medium, high. Parang ganun ang ginagawa kong style ng pagtuturo. So, paliwanag ko na sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng cage system. So, ngayon na, napanood nyo na yung first lesson ko. Ang ibig sabihin ng cage system, for example, ang chords natin ay, ang chord natin ay C. Pwede siyang, ayan, C. Pwede siyang maging shape ng C. Yung kahugi siya ng chord na C. Pwede naman yung chord natin ay C, pero hugis A. Pwede rin naman na yung chord natin ay C, pero hugis G. Pwede naman yung chord natin C, pero hugis E. Ganon din. C, pero hugis D. So, pagka naman G yung chord natin, for example, pasensya na kayo sa ano ko kasi nakatagilid eh. G ang chord, so umpisa natin sa G. Hugis G siya. Tapos, pwede siyang G. G yung chord, pero hugis E. Pwede naman siyang G na chord, pero hugis D. G na chord, pero hugis C. At saka G na chord, pero hugis A. Iyan ang ibig sabihin ng cage system. Pwede kayong mag-play ng chord na hindi siya yung original na shape. For example, C, 'di ba? Ang common na C yung open C natin ay common na. Pero pwede pa pala natin siyang gawing ibang shape. So, pakita ko sa inyo kung paano gagawin sa fretboard. Siya nga pala, guys, kung mapapansin nyo, nilagyan ko ng number yung mga daliri ko. So, para mas madali nyo rin masundan, lagyan nyo na rin ng number yung mga daliri nyo. Kasi ito kasi yung naisip kong method para mas mabilis yung pagtuturo. At saka hindi na siya salita ng napakarami. Tapos mahirap namang maintindihan. At least ito, nabivisual nyo na kagad kung ano yung anong daliri yung gagamitin ko doon sa string na yon. So, ito na. Pakita na natin sa fretboard. So, uumpisahan na natin ang example kong chord ay C. So, ang C shape niya, automatically C. Ito, tandaan niyo yung shape na to. Pagka nakita niyo to, yung shape na to, ibig sabihin niya C shape. O, paano natin gagawin yung chords na C, pero A shape? Ito, medyo common na to. Ito yung C shape, ha? Pero pagka C ang chord, pero A shape, ganito siya. Yung number one, pupunta siya sa fifth string, third fret. Nakabar siya sa mula sa fifth string hanggang sa first string third fret, nakabar siya. Tapos yung number 2 pupunta siya sa fourth string fifth fret, yung number 3 pupunta siya sa third string fifth fret. Yung number 4 pupunta siya sa second string fifth fret. So pag pinlay natin siya, bar. Mapapansin nyo, kaya siya tinawag na C ang chord, pero A shape. Kung hindi nyo mapapansin, hugis A siya. Or ganito. Hugis A siya. Yan ang A shape ng C. So, paano naman ang C na chord, pero hugis G? So, ang C chord na G shape ay, simulan natin sa number 3. Yung number 3 pupunta siya sa 8th fret, 6th string. Yung number 2 pupunta siya sa 7th fret, 5th string. Yung number 1 pupunta siya sa 4th string, 3rd string at saka 2nd string pero sa 5th fret. So, balikan natin. 3rd string, yung number 3 pupunta siya sa 6th string, 8th fret, number 2 5th string, 7th fret.
Number one, pupunta siya sa 4th string, 3rd string, at saka sa 2nd string, 5th fret. Tapos yung number 4, pupunta siya sa 1st string, 8th fret. So pag pinlay natin siya, yan. Medyo mahirap to. So, kung mapapansin nyo, hugis G siya itong tatlo na to. So parang ganito yan eh. G siya kung mapapansin nyo. Kaya siya tinawag na C chord pero G shape. Yan. So, paano naman natin ipi-play yung C chord pero E shape? So, yung umpisa natin sa itong number 1, pupunta siya sa 8th fret. Pupunta siya sa 8th fret. Lahat ng string, 8th fret. Naka-bar yan. Tapos, yung number 2, pupunta siya sa 3rd string, 9th fret. Number 3, pupunta siya sa 5th string, 10th fret. In number 3, pupunta siya sa 4th string, 10th fret. So, pag pinlay natin siya, bar. Kung mapapansin niyo itong tatlo na ito, hugis E siya, di ba? Ayan. Ayan. Kaya siya tinawag na C shape. C chord pero E shape. So, paano naman yung D? C chord pero D shape. Ito, ganito siya. Yung number 1 natin, pupunta siya sa 4th string, 10th fret. Yung number 2, pupunta siya sa 3rd string, 12th fret. Ulitin natin. Yung number 1, pupunta siya sa 4th string, 10th fret. Yung number 2, pupunta siya sa 3rd string, 12th fret. Yung number 3, pupunta siya sa 1st string. O, sa pinakamaliit na string, sa 12th fret. Tapos yung number 4, sa 13th fret, 2nd string. So, pag pinlay natin siya, kung mapapansin nyo, hugis D siya. Yan, yung 2, 3, 4, hugis D. Kung mapapansin nyo. Kaya iyan ang C chord na D shape. Ayan. So ulitin natin sa C chord A C shape. Yung number 2, C chord A shape. Kasi gawa nga nitong 2, 3, 4, C chord G shape. Isa na to. Yan. Yung sunod natin, C chord, E shape. E shape. C chord, E shape. Tapos susunod, C chord, D shape. Yan. So, ang next sample ko ay G. Chords na G. So, dito yan. Ito. G shape. Paano ang G shape? So, pagka nakita nyo yung shape na to, ibig sabihin yan, G shape. Ayan. So, ang chords na G sa G shape, kasi umpisa na natin sa G kasi G naman yung chords natin eh. G chord na G shape. Ayan. Ito yun. Number 1, pupunta siya sa 5th string, 2nd fret. Number 2, pupunta siya sa 6th string, 3rd fret. Yung number 3, pupunta siya sa 3rd fret, 1st string. So, yung the rest na hindi nabanggit, puro open yan. Nakalabitin lahat. Tapos, susunod natin, G chord pero E shape. So, ganito yun. Number 1, yung number 1, naka-bar siya sa 3rd fret. Naka-bar siya. So, ibig sabihin, lahat ng string. Yung number 2, pupunta siya sa 3rd string, 4th fret. Yung number 3, pupunta siya sa 5th string, 5th fret. Yung number 4, pupunta siya sa 4th string, 5th fret. So, pag pinlay natin sa... Ayan, nasabi ko na kanina, hugis E to. Pagka nakita niyo yung shape na to, ibig sabihin yan, E shape, pero G. So, ang next natin ay G chord, pero D shape. So, simulan natin sa number 1, 4th string, 5th fret. Number 2, pupunta siya sa
third string, 7th fret. Number 3, first string, 7th fret. In number 4, pupunta siya sa second string, 8th fret. So, pag pinlay natin siya, yan. Diba, nasabi ko na kanina, hugis ditong tatlo na to. Yan. So, paano naman ang G na chord pero C-shape? C-shape ang kasunod. So, umpisa natin sa 4 kasi. Number 4, o itong pinky, pupunta siya sa 10th fret, 10th fret, 5th string. Ito yun. Number 3, pupunta siya sa 4th string, 9th fret. Yung number 1 natin, pupunta siya sa 3rd string at saka yung 1st string pero sa 7th fret. So, etong dalawa yun. Yan. Unahin na, balikan natin. And number 4, pupunta siya sa 5th string, 10th fret. Number 3, 4th string, 9th fret. Yung number 1, pupunta siya sa 3rd string at saka sa 1st string sa 7th fret. At yung number 2, pinakalas, sa 2nd string, 8th fret. So, pag pinlay natin siya, ayan. Ayan, ayan ang G major, C shape. Kung kasi mapapansin nyo, hugis C siya, oh. Paano naman i-play yung G major pero A shape? So, umpisa natin sa 10th fret. Sa 10th fret, 5th string. Tapos yung number 2 natin, pupunta siya sa 12th fret, 4th string. Number 3, sa 12th fret, 3rd string. Number 4, 12th fret, 2nd string. Tapos yung number 1 dito siya sa 10th fret, 10th fret, 1st string. So pag pinlay natin siya, parang ganito. Sa lahat ng chord, tandaan niyo itong nahihirapan ako kasi medyo malaking delivery ko. Pero iyan ang way ng pagpe-play niyan. Ayun. Yung para siyang C na A shape, parang ganoon. Usad lang natin sa dito. Kaya nga lang, ang ginagawa ko kasi dito ay ganito. Kasi malaki kasi yung daliri ko. Ayan, pero ganyan sa pag-play. So, balikan natin. G major, G shape. G major, E shape. G major, D shape. G major, C shape. G major, A shape. Ayan, ganito yan. Pero sa akin, ganito. Yung iba rin, common din naman yung gantong style kasi ito kasi flexible na kasi yung third finger ko. Ayan. O, ganito. So, basta pagka nakita niyo yung shape na to, saka ano pa ba, A. Ayan. So, pag nakita niyo yung mga shape na yan, siyempre, kakaiba kasi hindi na lang puro ganito yung nakikita sa atin. Samantalang pwede naman natin siyang i-play ng diba? Oh. So guys, yung mga itinuro ko na yun, adjustable naman siya. Pwede niyo siyang ibaba, pwede niyo siyang yung C, ilagay niyo sa D. Na-adjust naman siya kasi yun naman ang kagandahan kasi sa fretboard kasi makakapag-adjust ka, makakapag-transpose ka. So yung G, for example, itaas mo ng dalawang fret. So sa A na, doon. A na lang. Madali lang naman siyang i-transpose. So, yun lang. Kung sa tingin niyo guys, nakatulong yung lesson ko na to sa inyo, maraming salamat at saka please hit like and subscribe. Saka sa mga may suggestion, may comment, or mayroong, kung meron pang mga gustong matuto ng
mas iba pang lesson, so comment lang kayo sa baba. At maraming salamat. Ako ulit si Andre.